Anuman na nangyari sa magulang mo, hindi kasalanan ng Marcos o ng Duterte yon. Kasalanan ng mga magulang mo yon na ginawa nila. Bakit mo kailangan sisihin ang mga Duterte o daang Marcos? Kasalanan ng magulang mo yon. Ako, kilala ko magulang mo. Hindi ka na naano? Bakit ninyo inaano si... Eh, bakit si Imelda Marcos buhay pa hanggang ngayon? Oh, kung siya'y masamang tao. Ikaw talaga, wala ka pa. Tanungin mo nga yung mga kapatid mo, ay, ang babata niyo pa nung araw? Siguro nga hindi mo na ako kilala dahil maliit ka pa nun. Maliit ka pa nun, Chris Aquino, at yung mga kapatid mo, miski si Noynoy noon. Ano yung mga pinaggagawa mo? Ako mismo kilala ko ang ama mo at ang ina mo. Diyan sa Tarlac, kami nila Ben Melchor, ng mayor ng Pampanga. Ang sama mo talaga. Hindi kita maintindihan. Isinumpa ka. Hindi mo pa bayan kung sino manalo, maging masaya ka na lang. Hindi ba pwede yun? Hindi ba pwede yun na maging masaya ka na lang kung sino mananalo? Tumulong na lang para maging maganda at masold ang problema ng Pilipinas? Hindi ka ba nasisiyahan sa ganon? Talagang bitter ka. Miski nga yung baklang kasosyo mo sa negosyo, hindi, para ka nga isinumpa eh. Dahil ganon ang ginawa mo doon sa kasosyo mo sa negosyo, bakla eh. Hindi ka, akala mo ba hindi naririnig at nawala sa utak ng mga tao yung mga pinaggagawa mo? Mahiya ka naman. Kung ayaw mong bigyan ng kahihiyan ng mga kapatid mo, mahiya ka na lang doon sa mga anak mo. Yung mga anak mo na lang, isipin mo, dahil ba yung mga anak mo, hindi naiisip yun dahil mga bata pa. Ang isipin mo, ang anak mo, sinasama mo pa dyan sa mga rally-rally niyan. Ipinapasok mo sa utak nila ang kasamaan, hindi kabutihan. Masyado kang plastic. Nagdadadakdak ka na naman yung kasama yung babaeng yan, si Angel Locsin. Eh, komunista yan. Eh, komunista yung ama niya. Eh. Kaya nga, ginano nung araw yung chewin niya yan. Dahil ano eh, hindi naman yan inano ng mga Marcos noon eh. Hindi naman siya pinahirapan katulad ni Etang Rosales eh. Gawa-gawa nila yun eh. Talaga kayo, oh. Hindi nyo iniisip ni mga taong matatanda, natatandaan pa yun. Nakatulad ko matanda na rin. Natatandaan pa rin ang mga nangyari dyan sa Pilipinas. Ang bunga, tinutulungan ka pa para makakuha ng magandang doktor. Ikaw ganyan, ipapalit mo. Traidor ka. Dahil ang ama mo ay isang traidor.